Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Our parish community requests you to join our fellow parishioners in their thanksgiving for a special blessing received from the Lord. They are Soleta family, Susan Mendoza and family, Mary Sirico and family, and also for the souls of Miguel, Dolores, Michael, Grego, Serviliano, at Sosima. Please all rise. Reflect the dedication and love of Jesus, the Good
good shepherd who came that we might have life and have it abundantly. May this Eucharist give us the strength to follow Him, to follow His example. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
Almighty, ever-living God, lead us to a share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd has gone before, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and proclaimed, "Let the whole house of Israel know for certain that God has made both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Now, when they heard this, they were cut to the heart, and they asked Peter and the other apostles, "What are we to do, my brothers?" Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is made to you and to your children, and to all those far off, whomever the Lord our God will call." He testified with many other arguments and was exhorting them, "Save yourselves from these corrupt generations." Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 persons were added that day. The word of the Lord. Thanks be to God. Come.
A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, if you are patient when you suffer for doing what is good, this is a grace before God. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow in his footsteps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When he was insulted, he returned no insult. When he suffered, he did not threaten. Instead, he handed himself over to the one who judges justly. He himself bore our sins in his body upon the cross, so that, free from sin, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you had gone astray like sheep, but you have now returned to the shepherd and guardian of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate, he is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice. As a shepherd calls his own sheep by name and leads them out, when he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will never follow a stranger. They will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. And all came before me are thieves and robbers. But the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. They came so that they may have life and have it more abundantly. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Christ is risen. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. So, bahagi po ng ating pagnilay ngayon bilang nasa loob pa ho ng panahon ng muling pagkabuhay. Ika-apat na linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tema na binigyan pansin sa inyo ngayon sa araw na ito sa Ebanghelyo ay hindi na bago sa ating pandinig. Palagi natin naririnig ang imahin ng mabuting pastol. Ang mabuting pastol. Sinasabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. At ang sino man pumasok ay magkakaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At nais natin na dumulog kay Jesus, ang mabuting pastol. Bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay tayo inaanyahan na nais mo natin yung panilay-nilayan ngayon. Ang tatlong sangkap ng mabuting pastol. Ano ang kailangan upang maging mabuting pastol? Tatlo. Una, ay yung tinatawag po natin the shepherd's staff. Yung tungkod ng pastol. Sa atin po, kung yung mapapansin, kung kayo po ay observant, ang obispo, no, mayroong hawak-hawak na staff. Yun po ay kung tutusin po, yun ay shepherd staff. No? Bilang pagpapaalala sa mga obispo, na sila ay pastol at inaanyahan na alin maging mabuting pastol. All the bishops ay mayroong tungkod. At makita po natin, kalimitan dyan, mayroong hugis sa dulo. No? Medyo pa ganon. No? Medyo paikot ng konti. Yun po yung bahagi po kaya ang tawag doon ay tungkod ng pastol. At ang tungkod ng pastol, yan po ay ginagamit po yan para po sa pagyasaayos ng mga tupa. No? Lalong-lalo na po sa panahon ng kapanganakan. Kasi kinakailang gamitin yan. Lalong-lalo na kapag ang iyong pinapastulan ay hindi lamang sampo. May mga pastol na ang pinapastulan ay mga 100,000 mga tupa. So kung yan ay mga anak, ay napakarami yan. Kung minsan kapag mga anak, yan sabay-sabay yan. At yun ay kalimitan, lalong-lalong kailangan kapag sa panganak. Kasi po, kinakailangan na yung baby na tupa ay kinakailangan isasama mismo doon sa nanay. Kapag po humiwalay yung baby na tupa doon sa nanay at napapunta po sa ibang tupa, hindi mo naman pwedeng sabihin na oh, dito lang lahat ng mayroong anak. Oh, hindi. No? Sama-sama na rin sila doon. Lahat yan. May anak man o wala. Kung yung baby na tupa mapapunta sa isang tupa, ang maging amoy niya ay yung amoy na ng tupa na pinuntahan niya. At sasabihin na ng nanay, yung talagang nanay nun, na ah, hindi kita anak.
Hindi kita amoy. Hindi kita kasing amoy. Anong maging bahagi? Hindi na padididahin nung nanay ng tupa yung batang tupa. Kasi bakit? Hindi na siya nakikilala eh. Kasi hindi niya nakatulad ang amoy. So, ang ginagawa po ng mga pastor, kaya po may pag-anon yung dulo na yun, ay pwede pong isuot doon yung mismong batang tupa, and then ipipip lang ng konti, no? Ay pwede nang madala, no? At saka ilalagay doon mismo sa tabi ng talagang kanyang nanay. No? Mahalaga po yun kasi hindi niya pwede rin hawakan yung una sa bagkit na tupa. No? Kasi mangangamoy tao rin. Kapag rin na amoy yun ng tupa, masabi niya rin, hindi ka na amoy ko, hindi ka na akin. Kaya po kung minsan may makita kayo na may mga tupa na pinadidedi sa bote, kasi nga, ayaw na siyang palidehen ng kanyang nanay. No? Kasi hindi na siya kanyang amoy. No? Hindi siya nakikilala na siya ay kanyang anak. So, mahalaga po yun. Yung isa pa, kapag naglalakad ang mga ang pasto kasama ng kanyang tupa, kinakailangan ay sa una kasi, no, ay gagabayan niya kung saan patutungo yung kanyang mga tupa. Kung yung tupa ay maaaring papunta rito, yung iba, didiretso lang, susunod lang sila doon sa nauna. Eh kung sakaling iba papunta rito at hindi mo siya ginabayan ng iyong tungkod, ay di, mayroon din susunod sa kanya papunta doon. Ganon din dito sa kanan. Kaya sa una pa lamang, doon na kaagad ginagabayan ng tupa. At yung gabay na ginagamit doon ay yung kanyang tungkod. So yung tungkod, ay alin? Gabay. Pagtuturo. Pamamahagi. Kung minsan po may mga leader, maging ito may leader ng simbahan, leader ng organisasyong panglipunan, maging leader ng pribadong samahan, hindi kaya ay barkadahan, o kahit na sa loob ng pamilya. No? Yun po yung ibig sabihin natin ng mga namumuno. No? Ay makita po natin kung minsan may maraming magaling na leader, no? Pero kapag absent na siya, hindi na magaling yung kanyang grupo. Lahat naka-depende lamang sa kanya, hindi. Well, maganda rin yun kasi magaling ka. No? Pero kapag sinabi mong mabuting pastol, yung kagalingan mo, hindi lang dapat ikaw. Dapat pati doon sa pinamumunuan mo. At kahit na wala ka, pwede silang maging magaling. Kasi naturuan mo silang na sila ay maging magaling kahit na wala ka. Yung iba naman kasi sabi nila ay ayaw nilang ibigay yung kanilang kagalingan kasi baka pag ibinigay